tingnan nyo yung mga reaction nila ng binabash sila ng netizen, yung mga grupo ng Kadamay. Mga tamad at magnanakaw. Uy, mga salot sa lipunan. Nakakapagigil yung mga sinasabi nila. Wala kayong kaya. Ba't hindi nila muna tayo kilalanin, di ba? Ba't sila gusto sila ng gusto ng tao? Tama. Pag-usap muna kayo. Pag-usap muna kayo sa amin ang mga Kadamay. Yung pinagdaanan akong trabaho, wala akong pinili. Anas, construction ako. Sumusuot ako sa ilalim ng Trinus Canal. Halos puro mga bulok, mga basura. Nasasabuba ako. Para lang may tagol yung pamilya ko. Sobra na kayong mga tamad kayo, mga ganit, mga Kadamay. Mga tangi na yung lahat. Kakakapal ng mga kabuhan nyo. Alam nyo ba, wish ko sa inyo, ang mawakasan na ng lindol yung mga bahay na kapalukhang niyong inukupa at sana eh dun na kayo lahat na peste at naniling ng buhay. Hindi ko naman sabihin kasalanan pa ng gobyerno ang paghihirap yung mga puta. Saan nyo inukupa yung last? Kayo at walang reklamo. Ngayon ibibigay sa inyo, saan nyo reklamo pa rin dapat hindi Kadamay kayo kakapal. Hayaan nyo dagdagan na lang ang buwis namin para makapagpatay ng subdivision para sa inyo. Taon-taon ay may budget ng gobyerno para pabahay sa mahihirap. Tapos natawagin pa tayong mga tamad, mga ganito, mga gahaman. Kung isa kang mayaman, sino ba ang nagtatrabaho para sa iyo? Di ba kami, na mga mahihirap? Kami yung mga utosan. Kung may kaya kayo, magtatrabaho ba kayo? Di ba yung utos nyo sa amin, babayaran nyo kami ng kakarampot lang. Eh ngayon po, wala po, 150 lang po. Sweldo po ng asawa ko. Ang trabaho nyo po eh, labor po, construction. Pero ano pang nangyayari? Tugong pa po sa utak. Nagtitinda yung mga kuya ko ng tuyo, nag-iikot sila para lang magkaroon kami ng pangkain. Sobrang mahal ng bilhin, medyo napakusin. Bahan pa kami. Pagkaan ng bata. Hindi sabi niyo sipag. Lahat ng sipag nawala namin yan. Pero hindi pa rin umasin to. Hindi na namin siguro kakulangan yan. Kahit nga, buhay lang ang ginagawa, hindi pa rin nagkakaroon ng Hindi naman kami nangihingi ng libreng tubig o kuryente. Ang hinihiling lang naman ng mga Kadamay at ng mga hindi Kadamay, yung magkaroon ng sustento ng tubig at kung ano man yun, magpabayad naman. Sana, Pangulong Duterte, huwag nyo kaming pabayaan, suportahan nyo na lang kami sa kahilingan namin. Tulad ko ngayon, may sakit pa yung anak ko sa spinal cord. Hindi pa po namin mapagamot-gamot dahil wala talaga kami pera. Kapos na kapos po kami. Kahit kumayot tayo maghapon hanggang magdamag, hindi natin kikitain yung gagaya niya na nangihingi tayo ng bahay. Kaya nga tayo nangihingi, wala tayong kagaya na ibili ng bahay. Ako, isa akong bindor. Ilang taon na akong bindo, pero wala talaga akong maipon para sa pangarap ko na magkaroon ng bahay. Para pagdating man lang ng araw, may maibaba na tayo sa mga anak natin. Yun ang hindi talaga ako makaipon. Marami dito ang pinagawang gobyerno na hindi naman natin pili ng tao. Umaabot na lang naging gubat. Gubat to, nung pasok ko ng Kadamay to, nilainis nila. Wala kami ginawa dito, tinubang ako puro kalinisan to. Totally na, pili na po kamo ay gamay, ganit ka na gamay. Paano kaya kung sila naman makasubok ng ganito na maranasan nila na ikaw sa buhay? Eh sa palagay ko, baka hindi lang ikaw ang gawin nila. Baka gawin pa nila, mangholdap pa sila. Eh isa sa mangholdap ka, ma-perwisyo pa sa ibang tao. Di gobyerno na lang yung halugugin natin para ibigay yung karapatan ng maliliit. Eh yung taasan yung sahod, yung edukasyon, maging libre din. Sa
Sa mga grupo po ng Kadamay, napanood ko po yung inyong pagkalampag. Gutom na ba kayo? Bakit pa kayo maasa na bigyan kayo ng gobyerno? Eh kayo mismo, reklamador kayo kung nabigyan kayo. Ba't nyo inaasa sa gobyerno? May sarili kayong gobyerno. Diba? Kalit kayo sa gobyerno natin eh. Ibig sabihin, meron kayong sariling gobyerno na meron tama sa inyo. So yung gobyerno nyo, itayo nyo. Ngayon, kung sino yung founder ninyo, doon kayo umasa. Huwag sa gobyerno namin. Kasi kung dito kayo aasa, kung kami masusunod, o ako, dapat din kayo bigyan. 8,000, 6,000, kulang pa sa inyo sa isang linggo. O grabe naman kayo. Ha? Kung sa isang pamilya binigyan ka ng 6,000, 8,000, makakabil ka ng isang sakong bigas. Ilang araw po ninyo maubos isang sakong bigas? At ang matira doon ay pang-ulam na. Ngayon po, ilan bang anak mo? Kung kasali ka pa sa poor peace, grabe na pinagkakakitaan nyo ng lubos ang gobyerno. Tapos, miyembro ka pa ng Kadamay. So boys, para pantay-pantay tayo, kami rin, hindi naman nang bibigyan eh. Dapat din na kami mabigyan. Kami nga din na bibigyan. Hindi kami nagre-reklamo dahil alam namin na merong karapat-dapat na talagang tatanggap ng tulong ng gobyerno. Hindi kayo. Tandaan yan. Dapat hindi kayo. Ayon po lahat sa mga paliwanag ninyo, kayo yung mahihirap. Lahat tayo. Kayo, kung construction kayo, construction worker din po ako. Pero hindi po ako maasa sa gobyerno at hindi ko inoobliga ang gobyerno na tulungan buhayin pamilya ko. Pero buwis-buhay din po kami magtrabaho. At maasa po kami sa sarili namin pawis kami makakain. Hindi po kami nanggugulo at hindi po kami mangyuyurak ng pangalan ng ating presidente. Kung gusto niyo tulungan kayo ng mga mayayaman na sinasabi ninyo, huwag kayong ganyan, huwag kayong garapal. Diba? Ang mga mayaman naman eh, talaga may puso rin yan na handa magbigay ng suporta doon sa mga tao na talaga na alam nilang dapat tulungan. Diba? Maraming mayaman na gusto tumulong. Pero huwag isa ganyan, ginagawa ninyo. Nangangagaw na nga kayo ng hindi inyong pabahay. Inaobligan nyo pa yung ano, dahil sa kagagawan ninyo na magkaroon kayo ng sarili ninyong buhayin ang buong pamilya nyo. Tama ba yun? Tama ba yun?